February 14 na naman pala. Araw na naman pala ng mga puso. Ito yung araw na ayaw ko na sanang dumating sa buhay ko. Pero hindi mo naman pwedeng alisin sa kalendaryo. Malakas ang ulan ng mga araw na yon. Nanginginig na ako sa lamig. Dahil sa basang-basa na ako ng ulan. Sumilong ako sa isang waiting shade area para maghintay ng masasakyan. Kahit ginaw na ako, pinilit ko pa rin maghintay hanggang sa may tumawag sa pangalan ko. Joy, sakay na. Ihatid na kita sa inyo. Basang-basa ka na ng ulan. Dahil sa ginaw na ako, sumakay na ako sa jeep niya. Si Jefferson. Ang isa kong masugid na maniligaw ng mga panahong yon. Malapit lang yung bahay niya sa bahay namin. Kaya pinili niya akong ihatid hanggang sa pinakadulo ng kantong yon. Kahit mahirap lumabas sa kantong yon, hinatid pa rin niya ako. Nababa na ako ng sasakyan niya, inabot niya sa akin yung towel. Eto, gamitin mo. Punasan mo yung mukha mo. Kamag-alala, hindi amoy pawis yan. Malinis yan. Mag-ingat ka. Parang kumabog ang puso ko nung araw na yon. Napaka-sweet niyang tao. Pinunasan ko mukha na sa binigay niyang towel. Ang bango-bango ng towel niya. Hanggang sa makatulog ako, katabi ko yung towel na yon. Halos araw-araw siya pumunta sa trabaho ko. Nagdadala ng pagkain. Nagdadala ng merienda. Ng sariwang bulaklak. At minsan may chocolate pa. Nag-aaral siya sa FEU Manila. Marine engineering ang kinukuha niya. May kaya ang pamilya niya. Pero nag-work yung student siya. Dahil nga sa hapon ng pasok niya sa eskwela, namamasada siya sa umaga. Ang sipag-sipag niyang tao. Kaya hanga-hanga ang kuya niya sa kanya. Madala sabihin sa akin ang kuya niya. Sagutin ko na nga daw. Hindi naman siya mahirap mahalin ng mga panahon na yon. Bukod sa masipag, mabait, malambing, talagang paniguradong magiging maganda ang kinabukasan mo sa kanya. Pero ng mga panahon na yon, may boyfriend na ako. Kaya hindi ko na siya pwedeng sagutin kung maniligaw man siya sa akin. Kinikilig ang mga kasama ko tuwing pumapasok ako sa umaga. Meron akong rose sa lamesa ko. Meron silang tindahan ng mga halaman, batibang uri ng mga bulaklak. Kaya lagi ako may fresh flower. Sagutin mo na kasi yan. Pinapahirapan mo pa, sabi ng mga kaibigan ko. Sabi ko, hindi ko naman pwedeng lokohin si Jefferson. Di naman niya alam na may boyfriend ka eh. Pero ayoko manloko ng tao. Tsaka kaibigan ko yung tao na ayoko masaktan siya. Ganun lagi yung ginagawa niya sa akin. Pumunta siya sa bahay.
nagpapadala siya ng pagkain, ng ulam. Kaya tuwan-tuwa rin si mama noon. Napakabait na bata. Parang minsan, sumasaya na rin yung araw ko pag nandun siya at hindi na rin kompleto pag hindi ko siya nakikita. Hindi ko na rin sinuli yung towel na binigay niya. Laging ko tabi yun sa pagtulog. Sabi ko, nagiging nagkakasala na yata ako sa boyfriend ko. Kasi, minsan, sa Jefferson ang laman ng utak ko. February 14 nun, nang magtapat siya sa akin. Joy, mahal na mahal kita. Ikaw yung babaeng unang kita ko pa lang. Hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko. Bigla akong nahiya, hindi nakakibo sa kanya. At dun ko na pinagtapat na may boyfriend ako. Alam ko na lungkot siya at nasaktan sa sinabi ko. Pero yung tama lang ang ginawa ko kasi ayoko mag-unfair sa kanya. February 15 nang pumasok ako. Nagulat ako. Umiiyak yung iba kong kasama. Kasi prenda na din nila yun eh. Bakit may itim dun sa bahay nila? Anong nangyari? Sumagot ang kasama ko. Di mo ba alam ang nangyari? Na-aksidente si Jefferson at on the spot binawian siya ng buhay. Hindi ako makagalaw ng araw na yon. Hindi ako makapagsalita. Nakatulala lang ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Hindi pwede. Kasi kausap ko lang siya kagabi. At ganun pa yun nangyari. Pinuntahan ako ng kuya niya. At sinabi nga sa akin ang nangyari. At doon ako magulgol ng iyak. Ilang araw din ako pumunta sa bahay nila. Lagi ko siyang tinitingnan. Gusto ko siyang yakapin at pasalamatan. Sobrang lungkot ko ng mga araw na yun. Hindi ko akalain na mangyayari sa kanya yun. Sana sinagot ko na lang siya. Para mawala man siya. May binawan siyang masayang alaala. Kaya tuwing February 14, humingi ako ng sorry sa kanya. Kasi hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Napakabait ng tao. Napakalambing. Kung siguro hindi siya nawala, siguro siya yung nakatuluyan ko. Jefferson, February 14 na naman ngayon. Bastard ka na naman sa akin. Sana binigyan kita ng pagkakataon. Sana hindi ka nawala. Tuwing February 14. Hindi na February 14. Araw-araw. Buong buhay ko. Bahagi ka na nito. Sana
nagkita tayo sa kabilang buhay. Sana maalala mo pa ako. Jeff. I love you, my friend. Sana nakikita mo ako ngayon. At tuwing February 14, umiiyak ako. Kasi